Conexão. Deu bomba. Tá nas cruzes? Aqui. Foi tudo isso? A tua? Da Rena, ela é this down. Ok. Kayong lahat. It's Mommy Fatty and welcome sa aking channel. Today is today. Oh, ayun. Na-knockdown si Young Master. Kanina ko pa siya hinihintay na makatulog kasi kanina ko pa gustong ayusin itong mga laruan niya dito sa baba kasi kinalat-kalat na naman niya. Oh, ayan. Tapos nilagay ko na sa big plastic yung iba niyang laruan kasi as in punong-puno na kami ng laruan niya dito sa loob ng kwarto. And ipapakita ko rin sa inyo mga be kung paano ko inaayos yung mga chechebureche namin dito with this very small tiny little room. Oh, tiny pa, little pa. O, saan ka pa? Diba? And I would like to introduce you the new member of this room. Taraan! Alam ko nakita na ninyo ito doon sa previous vlog ko pero ngayon ko pa lang i-introduce sa inyo. Oh, ayan ang aming folded table bang tawag dito, ha? So tinanggal ko na muna doon kasi si Bebe para may space siya na maglaro. And also itong aking rice cooker na bili ni Tatay Elias nung first week of Ramadan. Ayan. So, ngayon, hindi na ako maglalakad papunta doon sa kusina para lang magluto ng aking kanin if ever man na hindi ako magluluto ng pagkain namin ni Tatay Elias. O, ayan. Kasi meron na ako dito and kaya ko naman mag-ulam ng mga chichirya. Ayan. Ganun lang kasimple ang panlasa ni Mami Fatty. Basta kanin is life for me. Hindi yan mawawala, okay na kahit na toyo lang ang ulam ko. Okay na ako dyan. So, eto yung mga laruan ni Bebe. Ito yung nakakapuno sa amin, sa kwarto namin. Kaya ngayon, sabi ko kay Tatay Elias kasi bukas, ano na, mag-i-aid na. So, hindi ko alam saan ko ilalagay itong mga laruan niya. And doon sa ano, punong-puno na rin yung dalawang malalaking basket na binili ko ng mga laruan niya. Kasi kaming mag-asawa kapag kahit sino man ang nagmamarket sa amin, palaging may pasalubong yan siya na laruan. Kaya ayan, napupuno yung kwarto namin ng laruan niya. Ganito lang kaliit ang kwarto namin mga be. Pero hindi ko na muna ipapakita sa inyo yung mga something-something sa loob ng cabinet. Kasi hindi naman tayo mag-room tour. Ipapakita ko lang sa inyo itong mga something dito. And paano ko inaayos, pinagkakasya itong mga maliit na ano namin, gamit namin dito. Tapos nakabili pa ako ng folding table, di ba? So ayan, hirap talaga be. Dito lang kami umiikot kay Tamim sa loob ng kwarto, ganito lang. Ito yung bagong napili ko sa kanya. Kung ano yung bago, yun yung bago niyang paborito. Ganun talaga yung bata na yan.
Tapos inaano niya itong mga laruan niya dito, kinakalat niya. Tapos itong sinisi, hindi na makisitigil sa kakaano. And ay, iba pala ito. Mahirap talaga mga B na ganito, walang space para sa mapagtanuhan ng ay naku Mickey. Paano kita patigilin? I'm so full, my ice cream doesn't melt. Okay. What's that? You want some more? Dinosaur niya. Ayan na yung laruan niya mga be. Itataas ko na lang para may space dito at saka may lagay ko yung aming folding ba yan? Basta i-correct na lang ninyo kung ano bang tamang pronunciation dyan, folding or folded table. And hinihintay ko na makauwi si Tatay Elias kasi mamamaling ko siya mamaya para sa mga ano, mga sweets namin for tomorrow para sa Eid kasi siya yung mamamaling ko na naman. And then nag-send na rin ako sa kanya ng mga pictures na kailangan. So ayan si Bebe. Diyan ka, dinosaur. Ayan si dinosaur. May space na dyan, oh. May space na dyan. Kaya ngayon, dadalhin natin yung ano natin, table natin para ito yung kagandahan dito sa folding table na ito kasi manipis lang siya kapag ifo-fold mo siya, pwede ko siyang ilagay doon and then ma-occupy ni Tamim itong nandito sa may sahig para maglaro siya. So ayan, mamaya ako na lang ilalagay yung cover niya. So ganito lang kaano mga bilito sa kwarto namin. So isipin nyo, no, wala kang makausap, tapos maliit pa yung kwarto ninyo, na dito lang talaga nagkakasya yung buong araw mo, di ba?
But okay lang. Kasi minsan na ano ko naman na kakanood ko ng mga drama-drama, ganyan. Ang dami ko pang ano, ang dami ko pang mga ano dito, ang sama niya. Mga i-fold. Kasi naglabada ako nung kahapon. Ayan, folding. Tapos, ayan pa, ipo-fold din. Tapos, dito, meron mga something na pangloob namin ni Tamim. Tapos, mga medyas namin. Yan lang yung, ano, hindi ko pa nalabahan. Kasi, mga bae, hindi ako naglalaban ng lagi-lagi. Every twice a week ako naglalaba kasi gusto ko yung marmihan. Kasi ayoko yung pakonti-konti para isahan lang sa kuryente at saka sa sabon, o, diba? Besides, wala naman kaming ano dito, tinatrabaho na mabigat, and hindi naman ganun kadumi yung damit namin. And ako rin, hindi ako ganun kakuan kasi minsan ganito, pag isuot ko isang araw, tapos minsan half day ko lang siya isuot, tanggalin ko na naman. Kasi minsan yung mga damit ko dito na hindi ko nasusuot, inaano ko na lang, sinusuot ko na lang para hindi sila tubuan ng sungay dyan sa loob ng ano, closet, o, diba? So, ayan lang mga be, super ano nang kuhan namin. Kwarto namin. Hindi ko muna kayo i-room tour sa mga ano dito, mga something-something dito kasi ano, wala pa akong time na i-introduce sa inyo ang mga something dito sa loob ng kwarto namin. Hintayin ko mamayang gabi si Tatay Elias. So, mamaya ulit mga be, titingnan ko kung ano yung mabibili ni Tatay Elias mamaya. At mag-ano muna ako, mag-sleeping beauty muna ako dito ng konti. Tulog na si Tamim. Few moments later. Hello mga be, good evening. I'm back. So, kararating lang ni Tatay Elias and konti lang yung napamili niya kasi yung mga sinend ko sa kanya na kailangan niyang bilihin is mga pang Filipino ingredients kaya hindi na kompleto yung nabili niya. So usually yung mga nandito is mga puro chocolate and itong sweets, ayan, tapos ito melon, tapos maliit lang din yung salad, fruit cocktail na pinabili ko sa kanya kasi ako lang naman ang kumakain ng fruit salad, hindi siya kumakain. Many times akong gumagawa ng fruit salad, ayaw niya, ewan ko. Tapos ito yung nabili niya na ano, condensed, wala pang heavy cream, o, diba? Kaya ayan, tapos itong para sa aking tattoo, ayan, henna. Kasi mga be, ayoko magpa-salon kasi super mahal. Nasa 100 reals to 150. And, di ba sayang naman. So, I can buy this sticker na parang pang, ano niya, yung parang pang trace. Tapos, ako na lang maglalagay nung henna. Makamura pa ako. And, of course, eto, nagpapalit na rin si Tatay Elias ng pera. Kasi, para sa hadiah ng mga bata. Bukas. Pero huwag kayo mga be, akala nyo marami ito. Nasa 200 reals lang ito. 1 reals, 1 reals ito. Pero ang bango-bango na pera. Tapos bagong-bago pa. So ganito yung ginagawa namin mga be. Every ano mag-i-aid. Nagpapalit kami ng kahit 200 lang. Kasi yung mga bata, gustong-gusto nila na bagong-bago yung pera. Tapos ganito. Bigyan mo sila ng 10 or 15 or 20, ganyan, kapag hindi pumupunta yung mga apo ng asawa ko, sa apo niya sa pamangkin. So, medyo na, ano, inahati-hati ko na lang ito sa mga bata. Tapos, yung iba naman, ibinibigay ni Tatay Elias sa mga nadadaanan niya dyan, yung mga naglilinis ng kalsada, yung mga ganon. So, at least, in that way, parang zaka na rin yun sa amin. So, ganun lang kasimple yung ginagawa namin kada aid. Tapos,
Siguro magluluto lang din ako bukas ng kanin pati ano namin, siguro biryani kasi wala naman, hindi naman siguro pupunta your sister will not come, sa? Hindi yata pupunta yung ano sister-in-law ko, kaya ito lang, okay lang ito. Dalawa lang naman kami, hindi rin naman pupunta yung, wala naman pupunta dito sa loob ng kwarto namin. Kakatok lang yung mga bata para manghihingi ng hadiah. So, ayun lang yung eksenap namin kada aid. Kahit na bumibili-bili kami ng damit, pero ganun lang. At least, bago yung damit namin, ganun lang. Oh, kaya nakakamiss talaga sa Pilipinas kada aid. Kasi doon sa Pilipinas mga be, kahit kape lang yung kinakain namin or iniinom namin doon after ng prayers namin sa umaga, very happy kami na nagkukwentuhan, umiinom ng ano, yung barako na kape. Dito, wala talaga. After that, kakatok yung mga bata, wala. Kausapin mo na lang yung sarili mo. Harap naman kami ng asawa ko. Ganun lang yung eksena dito. You say hi? All time high. I'm busy. But you're busy. See, you're only playing. Naantok pa ako mga be. Pero sabi ko, baka pag bukas ko pa ilagay itong tattoo na hindi na siya mag ano, hindi na siya mag stick ba. Kaya you will put for me, okay? So, ayun mga be, magpapalagay ako kay Tatay Elias ng henna. Naantok pa ako talaga, as in. Fang away. Say, Jay, I can't mom. See, mom.
Hello mga be. So ito na yung resulta. Oh. Hindi masyado siya ano, hindi masyado siya klaro. Kasi hindi naman ako maputi, tapos hindi masyado siguro ma-ink yung henna. And besides, ayun, ipaano ko lang kasi nangangati ako. Anyway, kain tayo mga be. Ito lang yung dinner namin ni Tatay Elias. Oh. Tapos meron akong konting white rice. Ayan. Ito lang ang kakainin namin. Tapos maya matulog na ako ulit. Kasi maaga naman mag-lising mamaya. So, nakakarang talaga pag ang daming kaartihan sa body-body, no? Pagbabae. So, magdito na mga bea. Thank you for watching. Hinantok na yung mata ko. So, it's me, Mami Fatty. Kung bago kayo dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and make sure you tap the bell para para ma-notify kayo sa next ko pang video. Are you open? Mm. You know my my nails after carbon. Okay lang naman kasi meron akong regular charot. Meron akong ano red tie kaya okay lang magpahaba at saka mag nail polish ganon. Bye-bye.